Hello mga katoka, ito na naman tayo, Sam TV. Magbablog na naman tayo tungkol sa mga ibon. At ito, itong vlog ko ay bago to. Tungkol to sa project ko, no? Alam mo lahat tayong nag-iibon, may mga project tayo. Mga gusto nating kulay na palabasin nating kulay na minimithi natin, no? Ngayon, ako, may project din ako na gusto kong makapagpalabas ng mga rare na kulay, yung mga wala pa, yung mga di pangkaraniwang kulay. Lahat naman tayo yan ang iniisip nating mga mag-iibon, di ba? At ang iniisip kong at ang pinagpapaaros ko sa ngayon, itong rare na gusto kong mangyari ay eto, tingnan niyo yung pagpaparaisin ko. Yan. Isang yellow bull at isang albino. May balak kasi ko eh. Palilitawin ko yung kulay na hindi pa lumalabas na kulay na gusto kong mangyari. Pero sabi nga, imposibleng mangyari. Ganito kasi ang kulay na gusto ko. Tingnan nyo. Ganyan. Yan. Ganyan ang kulay na gusto ko. Kung makikita nyo, puti ang katawan niya, pula ang ulo niya. Pero gusto ko rin lumabas yung dilawang katawan niya, puti ang ulo, no? Wala pang mga ganong kulay. Kung sakali lang naman suswertehin, ano? Kung mapapalabas lang naman. Yun, kung mapapalabas lang naman din, pero sabi nga napakahirap. Pero ako nga hindi kaila sa inyo, no? Nagbabasa ako ng Bible. At may nakalagay sa Bible na sinunod ko yung Bible, ano? Na kung gusto mo raw maglihi ang mga hayop o ang mga inaalagaan mo, ilagay mo yung kulay sa iniinuman nila. Lagi mong ilagay yung kulay na gusto mong lumabas sa kanila. Sa iniinuman nila, pag lagi raw nila nakikita yung kulay na yan na gusto mong ilabas nila at napaglihan nila yung kulay na yan, maaaring yun, yung gusto mo, yun ang ilalabas nila. Ganon, no? Hindi natin na masasabi kung makakapaglabas o hindi, pero ako, sumusunod lang na yun nga, sabi sa Bible na kung gusto mong makapagpalabas ng kulay na gusto mo, lagyan mo ng kulay na gusto mo yung iniinuman nila, lagi mong lalagyan ng ganong kulay. At pag napaglihan nila yun, yun ang ilalabas na kulay na minimithi mo. Yun daw. Kaya ganun ang ginagawa ko. Ngayon, ito nga nakita nyo, yung parisan ko ng yellow bull tsaka albino, ganun ang gusto kong palabasin. Hindi natin alam kung sa unang clutch o makakapagpalabas pa tayo ng kulay na eto, tong minimithi kong kulay, tong gusto kong kulay, talagang rare to pag eto lumabas, ano. Pero mahirap pa rin na magsabi na kung yan ba ay magagawa natin. Pero ako, naniniwala ako kaya sinusunod ko yun, no. Naniniwala ako sa Bible kaya sinusunod ko yun. Ngayon, sa inyo, kung maniniwala kayo, di gawin nyo rin, no? Wala na akong masama sa ginagawa natin o sa mga plano natin, no? Wala na akong masama. Dahil tong kulay na to, wala pang nakakapag-produce ng ganyang kulay, di ba? Wala naman eh. Lahat tayong mag-iipon. Nasa atin lang naman kung anong gusto natin gawin, kung anong balak natin pagparisin, kung anong gusto natin palabasin, na kung mangyayari, di ba? Pero bawat isa sa atin gustong makapag-produce ng mga bagong mutation ng mga ibon, di ba? Na wala pa sa market. Eh yung mga nasa market, syempre, yung yun at yun din, di ba? Merong mga nababago, merong mga bagong labas tulad ng mga red factor. Pero yun, nagagawa yun kung meron ka red factor at meron makakapagpalabas sila sa unang clutch pa lang, di ba? Etong
iniisip ko, suntok to sa buwan. Suntok sa buwan to, pero sabi nga, maniwala ka sa Bible. At ako ay naniniwala naman, baka sakali makapagpalabas ako ng kulay na to. Huwag nyong magayong, kayo mang mag-iibon, gawin nyo yung gusto nyo. Gawin nyo yung kung anong gusto nyong pagparisin, kung ano yung gusto nyong palabasin, kung ano yung minimithin yung kulay. Ganun, wala namang masama eh. Kasi minsan, sasabihin ng mga magagaling na sa ibon ako, kailan lang naman ako nag-ibon, no? Na wag yan, pangat yan, wag yan, pangat yan, wag yan, pangat. Hindi maganda lalabas yan. Ako hindi ganun. Kung ano gusto ko, sige. Baka sakali lang, di ba? Yun lang ang sa akin. At pag nakapagpalabas ako, di salamat. Di ba wala namang masama eh. Kung lahat tayo nangangarap ng bagong mutation ng ibon, di ba? O sige mga katuka, hanggang dito lang. Marami pa akong ibablog sa inyo yung mga ibon ko na hindi naman siya mamahalin, ha? Mura lang, kaya lang nakapagpalabas ako ng mga magandang klase. So sunod na vlog, papakita ko sa inyo. So mga kaibon, hanggang dito na lang. See you. At kung hindi ko pa pala nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe ka naman para naman dumami na ang subscriber ko. Sige.